Master, meron na naman tayong bagong dating dito. Mikata to, mga Master. Mikata, China. China TV, LED, mga Master, siya. No? Ang power source nito, 12 volts kalimitan. Meron na akong isang vlog ng nakaraan na nais ko, 220 siya. Pero kinonvert na rin siya sa 12 volts. So, ito, mga Master, 12 volts talaga to. Wala tong power supply sa loob. So, ayan, oh. Power source niya, mga Master, adapter lang. So, salpak natin. Saksak, oh. So, mayroon siyang pula dito, mga Master. Kung mababasin niyo pula. I-on natin. Nagbo-blue siya, mga Master, oh. Ayan, oh. Pero, blanco lang siya, mga Master, no? Puti lang, oh. So, tatry natin to repairin, mga Master, no? White screen. So, check natin yung loob. Baka pwedeng screen na to, mga Master, or may parts pa rin siyang sira sa may bandang panel. So, checkin natin, mga Master. Panoorin nyo lang tong video na to, mga Master. Salamat sa nagsusubscribe sa inyo. Sa atin, mga Master, salamat nagsusubscribe, ha? O, pasensya na kayo, mga Master, kung puro Master tayo lagi. Nasanay tayo sa mga Master, no? Master! So, buksan natin, no? So, nasira na ito kali. Sira mga Master, mga ganito. Minsan, board na eh. So, tatry natin mga Master. Natin. Pare-parehas lang ito mga Master ng ano, tatak yung Pensonic, Lexing, yan, mga pare-parehas lang ito mga Master, China kasi ito eh. Natin. So, ito yung sa panel board niya, mga Master. Ayan. Tapos backlight supply. Natanggalin muna natin. Pwede naman natin tanggalin sa mismong kaha para ma-troubleshoot natin siya ng maayos. So, tanggalin na lang natin sa kaha. Napakaliit lang ng board na ito mga Master. Halos disposable na kasi mga TV ngayon. Oh. Disposable na yan mga Master. Okay. Yan, tanggal ko na mga Master. Abit natin ulit dito sa board niya. Abit natin ulit sa board niya kasi ano eh. Para malaman natin kung may tama ba yung supply ng panel. So chichikin niyo yung supply ng panel mga Master. Kasi dapat may supply tong positive line niya ng 12 volts or 5 volts. So chichikin natin.
natin supply, mga master. Troubleshoot na natin, mga master. Lagay niyo yung tester niyo sa DC volts, mga master. Tapos checkin niyo yung supply ng panel. Mayroon siyang ilaw na pula. So on natin, mga master. So nag-on na siya, blue na siya, master, no? Puti lang siya, mga master. Habang nakasaksak siya, mga master, testerin niyo yung supply ng positive line papunta sa panel. So, ito yung ground, mga master, negative plus positive. So meron siya, mga master, na supply, no? Dapat natin. Titigin natin siya. May supply siyang 5 volts, mga master. So titigin natin dito sa panel. So meron din. Gawin natin sa dito. So bumagsak, mga master, napansin nyo nag 2 volts lang. Bakit kaya? Dito. Tingnan natin, ah. So tingnan natin siya. So mababa yung supply niya, no? So 5 volts naman ito, tumawid, sira yung yun, no? Bababa siya, mga master, halos 2 volts lang. May tendency sira tong ano natin, sira tong parang resistor or fuse yan, mga master, sa positive line niya. So palitan natin siya, mga master. Ibigay muna natin sa saksak. Tendency na ito, mga master, pumutok siya, no? Pagka nasira ulit siya, mga master, nasira na yung panel nyo. Pambitan lang natin siya. I-bypass na lang natin, mga master. Fuse lang naman ito, eh. Mga master. Hindi mahirap. Siya makakabit, no? Magkano po pa ayos dito? Wait lang.
So naputol tayo saglit mga master kasi may customer no. Ito mga master oh, ginawa natin. Kung titignan nyo mabuti. Binypass ko na lang siya yung sa resistor niya. Yung parang fusible niya mga master. Pag dumiretso yung usok na ito mga master or sinira niya pa yung ibang parts. Ang sira na nito mga master, pwede nang sira yung panel nyo. So testingin natin mga master kung nagpa-power on siya ng may display na no. Saksak natin. Layo natin. Power on. So natin na supply. Tumaas na siya, 5 volts na, no? Tingnan natin, may picture na siya, mga master. You know, meron na siya, mga master, oh. Kaso, may guhit, mga master. May guhit siya. Kahit na na-repair na natin siya, may guhit pa rin. So, may possibility to. Sira na talaga yung screen. Pero minsan, yung mga ganitong case, minsan buo naman siya pag napalitan yung resistor na yun or fuse. So, nagka-picture na siya mga master. May guhit nga lang. Papalitan ko na talaga siya ng screen. So, kung ganun yung mga TV niya, white screen lang, possibility mga master, no? Yung supply dito sa 12 volts or 5 volts ang may problema. Kumbaga wala siyang pumapasok, no? So, ganun lang mga master. Papalitan ko na lang siya ng bagong screen. So, salamat sa panonood niyo. No? Pero, nasolve natin yung problema. Yun nga lang nagkaguhit dahil siguro may tama na yung mga flex nito. Pero, kung white screen lang yung problema niya mga master, madali lang. Yun na yun, palitan niyo yung fusible niya. Yung maliit na resistor. Ay, maliit na fuse sa 12 volts or 5 volts. Tapos magkaka-picture na siya. Ganun lang mga master. Please like, share, comment na kayo sa baba. Salamat sa inyo mga master. Peace.